Ako si Brian, isang batang mabait at masipag na mag-aaral. Aktibo sa klase at mahilig sumali sa mga aktibidad sa paaralan. Palaging mataas ang grado at maraming kaibigan. May itinuturi akong matalik na kaibigan. Siya ay si Carlo. Naging kaibigan ko siya sa kadahilanan na parehas kami ng kinahiligan. Sa lahat ng oras, lagi kaming magkasandigan at nagtutulungan sa mga gawain sa paaralan. Isang araw, naglakas loob akong umamin sa aking nagugustuhan. Sa kasawi ang palad, hindi umayon ng pagkakataon sa aking gusto. Carlo, nga pala, yung kaibigan mo si Brian. Umamin na may gusto sa akin. Ito ba yan? Oo. Sige. Ayan, nabalitaan ko umamin ko sa sinabi na kasi sa akin ito. Ngunit sa hindi sadyang pagkakataon, nalaman ko ang babaeng aking nagugustuhan ay kanya palang nobya na inilingin niya sa akin kahit itunuloy ko siyang matalik na kaibigan. Niwasan ko ang aking kaibigan. Sunod-sunod ang dakot na nangyari sa aking buhay, nagulong ang aking magulang. Dahil dito, napabayaan ko ang aking pag-aaral. Humaba ang aking mga grado. At dahil sa mga nangyari, napasok ko ang masamang bisyo. Natuto akong uminom ng alak at napabarkada. Pero sa isang hinding kilalang tao na sa ngalan ni Christine, siya ang nagbalik loob sa akin sa Diyos. Pinakilala muli niya sa akin ang kabutihang loob ng ating may kapal. Dito, napagtanto ko ang aking mga kamalian, inayos at ibinalik ko ang aking sarili sa dating ako na mabait at pasipag na mag-aaral. Dahil sa pagmamahal ng Diyos ay pinamulat niya sa akin na ang bawat pangyayari sa buhay ay kanyang kaloob upang mas magiging matatag at taimtimang pananalig ko sa kanya. Muli akong nakipag-ayos sa aking matalik na kaibigan. Sa kadahilanan, hindi naman niya kagustuhan na ako ay masaktan. Mas tinimbang ko sana ang aming pagkakaibigan kaysa sa pansariling kapakanan. At minulat ng Panginoon ang puso at isipan ng aking magulang upang muli silang magkaayos at muling nabuo ang aking masayang pamilya. Ang pag-ibig ay sinasabing may apat na anyo. Una, philia. Ito ay ang pagmamahal sa kaibigan. Pangalawa, eros. Ito ay tumutukoy sa pagmamahal ng lalaki sa isang babae at sa babae sa lalaki. Ikatlo, storge. Ito ang uri ng pagmamahal para sa kapatid, magulang o pamilya. Pero wigit sa lahat ay ang agape. Ito din ay tinatawag na unconditional love, ang pagmamahal na walang hinihinging kondisyon o kapalit na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. At ang pagmamahal na ito ay mapagpatawad.